naghahanap ba kayo ng lot-only residential malapit dito sa Clark Global City? Baka ito na hinahanap nyo. Ako nga pala si Kuya George na Makatangay Realty. Tumutulong ako sa mga first-time home buyer na matulungan sila magkaroon ng sarili nilang property, lalong-lalo na dito sa malapit sa Clark. Okay guys, pag-uusapan natin ngayon, bakit nga ba maganda bumili ng lot only at ano yung mga advantages na makukuha kaysa doon sa house and lot? So, well, iba-iba naman yung mga advantages at disadvantages. So, pag-uusapan natin sa video na to yung advantages ng lupa. Unang-una na dyan, yung syempre, no, kung hindi mo naman kailangan tirhan yung isang property, maganda kumuha ng lot only. Unang-una, menos ito sa magiging monthly dues mo. No? Kapag kasi bahay, syempre, obligado ka magbayad ng HOA or Homeowners Association. Pero kapag lupa lang, so may mga subdivision na minimal cost lang yung pinapabayad nila. At pangalawa, magandang kumuha ng lot only kapag halimbawa mayroon kayong gustong design ng bahay. Yun man ay modern design, tropical design, or yung industrial design. Kasi makukuha mo kung ano yung structure, ano yung mga materials na gagamitin para dun sa bahay mo. Pangatlo, sa lot only, may mga iba-iba or na mga sizes na pwede mong pagpipilian kung gusto nyo ng 130 square meter, 140 or 200. So, depende na yan sa inyo. So, ngayon, i-discuss ko sa inyo or magbibigay ako ng update sa mga gustong mag-avail dito sa Fairground Subdivision ng mga lot only. Ang kagandahan po dito guys ay pwede nyo siyang kunin via installment. So, hindi mo siya kailangan i-cash or full cash para gamitin yung property. So, meron ito sa financing, sa bank, sa pag-ibig financing. Lalo-lalo na kapag halimbawa gusto mo na hindi masyadong yung maraming documentation. So, I prefer doon sa in-house financing. 20% lang yung down payment mo ay pwede mo nang siyang patayuan na or structure bakuran yung bahay mo. So, kailangan lang doon is post-dated check. So, 20% lang yung down payment noon. Up to 7 years term. So, yun lang yung funds doon. Medyo maiksi yung term of payment sa amortization. Ngayon, pwede natin din i-avail through pag-ibig. So, sa pag-ibig nila, 25 to 30% down payment. So, sa pag-ibig, pwede siya up to 30 years. Depende rin yan sa edad at sa income natin. Then, kung gusto naman na medyo affordable yung down payment, pwede po tayong mag-bank. So, sa bank nila ay merong 15% na down payment. Mataas kasi yung appraisal dito sa bank. Ngayon, check natin kung ano yung mga pwede nyong i-avail. So, ang reservation lang po dito is 10,000. And after reservation, meron payment. So, gusto nyo makita yung mga lot only? Tara, tignan natin. 9 hectares lang po yan at along Mawaki Road. So, nasa 200 meters lang po from MacArthur Highway to sa subdivision ni Fairground. Yan. So, pupuntahan po natin ito pero titignan po natin kung ano yung mga available. Sa mga available po nila, may markdown po na, kung gusto nyo medyo malaking property. Pinakamalaki nila dito is nasa 247 square meter. Pero tayo 246 at meron din tayong 191 at syempre kung gusto niyo ng mas affordable, meron silang pinaka regular cut, yung 130 square meter. Yung 130 square meter, dito po siya. Ayan. So, pwede niyo po siyang i-avail. So, tingnan po natin at kita natin actual. Alright? So, let's go. So, guys, yung office nila, ayan, dito lang sa harap mismo ng GR Bank. Ayan. So, ito po yung office nila. Ayan. At ang maganda po dito ay ayan, doon lang po yung Estex. Ayan. And then malalakad lang po siya, nasa 50 meters. Kung galing kayo ng Manila, labas niyo po or turn left lang po kayo sa Estex. So pinakaunang exit po noon, Mabiga,
which is dito po siya. So, napaka-accessible po nito. At yung pupuntahan po natin dun po. Yan, yan po yung MacArthur Highway. Yung landmark natin yung ito, 7-Eleven. Yan ba? Tsaka side grills. So, kung dito po kayo, dito po yung sakaya ng jeep. Ayan, yung sakaya ng jeep. At 24/7 po yung ating koda doon, yung mga tricycle, yung papasok sa loob. Alright? Okay, so pupuntahan na natin yung mga lot only dito sa fairground. Po yung landmark din, na papuntang, yan. Tayo, ayan, yan po yung Pompey, school po yan. Elementary school. So, dito po. Ganyan ang Mawake. Yan. Paglagpas nyo po ng Brentwood, ayan po yung Brentwood. Ayan. So, si Brentwood po, parang sister company po niya ito. Same lang po yung developer nila. Ito na po yung fairground. Ayan. Then, dito po, hindi na po ninyo lalagpasan. Dadaanan yung tulay ng NLEX po yan. So ito lang po siya, ayan, yung gate. May guard on duty po tayo 24/7 at meron po tayong roving guard. Ayan, makikita nyo po dito sa fairground, meron po siyang mga sidewalk. Ayan po yung mga sidewalk niya. May mga puno din po sa gilid. Ito po yung main entrance niya. Ayan, so makikita nyo po dyan yung pavilion, dyan yung amenities natin. So may mga construction dito, ginagawa po yung mga ibang mga unit. Pero in this video po, focus muna tayo doon sa ating lot only. Ayan, so left side, makikita nyo yung mga puno-puno sa gilid. Ayan. So matahimik po siya. Tapos, ito po yung phase A, phase 2A. Yung kanina, dinaanan po natin phase 2B. Ayan, okay? So, unahin natin yung malaking unit, no? Dito po, 227. So, may daan po dati dyan, ayan, papunta doon sa Brentwood, no? Ngayon, sinarahan po. So, possible naman po yan na ma-open. So, tingnan na lang po natin kung may open. So, dito na po siya. Ayan. Right. So, nandito na tayo sa mga available na lot only na pwede nyong i-avail. Installment po ito, no? Ito po, awak po ngayon. Ito po ay inventory. As of February 28, ito po yung mga available natin. Yun, naka-markdown na sa atin. Ayan. So, yun na lang po yung mga lot only natin. So, dito, 5. Tsaka, so, 4. So, 9. Available na lang. So, kung makikita po natin, yung pupuntahan po natin dyan. Ayan, yan. So, meron po siyang 91 square meter. Ito po yun. So, check po natin. Ito po yung 91 square meter. Yan, check po natin yan. Unahin na po natin yan. So, ito po yung presyo niya. Okay? So, ito yung presyo niya. Yan. So, 2.4 po plus ano pa po yan, no? Deed of absolute sale po yan. So 2.4, hindi pa po kasama dyan yung transfer or title cost, which is 10% po yun. So 247,000 din po yun. So ipa-plus na lang po natin dito. So yan po. Ayan po, no? So may computation naman po. Pagka nag comment po kayo dito sa video ko, kung ano yung gusto niyo, yung 191, yan po, pwede ko po kayong bibigyan ng sample computation kung gusto niyo ng in-house, bank, tsaka pag-ibig. So may computation po tayo dyan. Pero for the meantime, check na lang din po natin yan. So yan po, lalabas po tayo. So dito po siya. Ayan. Ayan, so 91. Sa likod po niyan, yan po yung Brentwood na po yan.
So yun po yun, amenities ng Brentwood. So ayan, so 91 yung block 2 lot 15, wala na po sa inventory yung 186. Maaaring na sold out na rin po yan na reserve. Ito po 91. Check po natin ha. Ayan, 91 square meters. So check po natin yun. Okay. So ayan. Right? So ganito po yung ating orientation ng lote. Ibig sabihin, yung kalahati po nito, yung doon po. Dito po siya. So yan po. Yan po. So dito po 'yon. So may mga muhon po ito at pwede po tayong mag-request for resurvey. Wala pong bayad 'yon. Para situate po, mag-aasenta na po tayo ng mga ano dito, ng mga tawag nito, yung fence and gate ay pwede, dito po siya. Ay, ito po. Ayan. So, ito na po pala. Ayan, ito. So, ito yung tubo ng tubig. So, dito po yung muhon yan. So, nabaon lang po. So, ito po yan. Ganyan po kalaki yung 191 square meter. So, dito po. Ayan po natin. 191 square meter. So, sagad po yan doon sa dito po sa ating perimeter, no? So, ito po yung 191. Maganda po ito dahil facing east po kayo, no? Ayun po yung Mount Arayat. Diyan po kasi sikat yung araw. Okay? Diyan po yung ng araw, kaya hindi mainit pag hapon kasi magwo-wall na kayo dito eh. So ayan po. And meron pa po itong mga computation, sample computation. Yung per square meter, iba-iba din po, no? May 13.5 per square meter, pero meron po siyang mga, syempre, kukumpute po natin mga tax nito, no? Kung gusto nyo malaman kung magkano ito, yung exact, ilalagay ko po yung description sa taas. So scroll nyo lang po yun. Po yung 191 square meter. So dito po sa Fairground Subdivision, ayan, may mga client din po tayo na nakapag-avail niya dito. Tulad po dito po sa naka, ayan. Okay. Mga sarili po nilang mga design, no? Po yung mga nakapag-avail na. At ito po, shoutout po kay Sir Mario Munoz. Dalawa po yung kinuha niya. Lupa. Ayan. So. Lot only din po ito. Ito po, 180 square meter. Ito. Ayan, dito. Meron din tayo dito lupa 130 square meter. 180 square meter. Ayan. Tapos may open space po dito. Ayan. Okay. So, lilipat po tayo doon sa kabila. Ayan. So, yun po. Ayan. Meron din po doon. Nagpatayo ng bahay. Ganda. Tapos, may 200 din. 247. Okay. So, pwede po kayo mag-walking dito. Ayan po yung medyo tahimik. Ayan. Okay. Ito po. Tayo. Phase A din po ito. 143 square meter. Po. So, dito po siya nun. Ayan. So, dito po yan. Tingnan po natin sa mapa.
Alright guys, so ito po yung 143 na pupuntahan natin. So yan po siya. Yan. Yung 143 po ay meron po siyang 1.8 million. Pero meron pa po ito, hindi pa po kasama dito yung processing fee na 10%. Wala na rin po itong VAT dahil hindi po siya nun sa ano no, kapag ka nasa 2 million above po kasi yung property, meron po siyang VAT. So kagaya kanina, yung 191, mabot na po siya sa 2 million. So automatic, meron na po siyang 12% na VAT plus 10% po na title cost. So yun po yung kagandahan din dito po sa 143 natin. Ganoon din po sa 130, wala pa po siyang VAT niyan. So kung gusto niyo pong bigyan ko po kayo ng example computation, ayan, chat mo lang po ako sa baba. So for the meantime, tingnan po natin muna tong 143. Okay. So ito po yung 143. Ano din po ito, no? Facing is morning sun po ito. Ayan. So meron po dito. Ayan. 143 square meter. Ayan. So likod lang po nung bahay yun. Ayan. Ito po. Ito yung guhit niya. Ayan yung guhit niya. So mula doon po. Alright. So yung likod niya, yun po sa may ano po, dyan sa may saging, pero paharap pa ng konti, usog lang po ng harap konti. So maganda po makita nyo po yung actual nito. So yung sa harap po nito, tatayo po yung mga ganyan na model, Daniela. So yun po yung harap niya. So ito po sa 143, hindi pa po siya battable. Okay, kung gusto nyo po ng computation, ayan, kaka-fresh na fresh, kakakuha po lang po sa office. Ito yung mga available pa, no? Itong pinakita ko sa inyo, ito yung 143 dito, sold na rin po ito. So 9 lot na lang na pwede nyong i-reserve. Okay? So meron tayong mga lot only na wala pa po siyang VAT or hindi pa po siya battable, kaya medyo magaan pa. Alright guys, na yun, nakita na po natin yung ating mga lot only dito sa fairground. Ayan. Ang maganda po dito sa lot only po nila ay 24 months 0% interest, no? Babayaran nyo. Maganda po kung matake advantage nyo, babayaran nyo po ng buo kung kaya sa loob ng 2 years dahil wala po siyang interest. Yun po yung kagandahan dito, no? So pwede po siya sa bank, sa pag-ibig, sa in-house financing. So depende na rin po yan kung ano yung prefer niyo po. And sa pag-ibig at bank naman, sila na rin po magpa-process. For tripping and reservation, pwede niyo po akong tawagan sa number ko, 0920-153-8449. Ayan, para makita niyo po actual yung mga lote po dito sa Fairground Subdivision. Ito pala si Kuya George. Makatangay Realty, dream home you deserve, people you trust. See you and God bless.